Hello, FA aspirants! My name is Daisy, your vlogger FA aspirant like you. And for this vlog, ay mag-share ako sa inyo on how to ace your Q&A sa isang beauty pageant. But before anything else, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click the notification bell so that you'll be notified for my next vlog. So, if you're ready, let's begin! Start, I just want to plug again guys, my online store named FAsianista. So kung gusto niya rin magkaroon ng airplane necklace na suot ko na murang-mura lang, available in silver and gold, just visit my store and let's talk there, okay? Alam ko na na-share ko na to sa inyo on my previous vlog, which is the 15 ultimate facts about me on my birthday. At chinare ko doon na talagang sobrang hili ko mag-join ng mga pageants ever since bata pa lang ako, simula nung nag-high school ako, hanggang sa nag-senior high school ako, lagi akong laman ng mga beauty pageants. Kaya talaga namang bata pa lang ako, sobrang bibo ko na at sobrang daldal ko na din. Kaya ginamit ko yung kadaldalan ko at pagkabibo ko sa pagsali sa mga pageants. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo on how to ace your Q&A pagdating sa isang beauty pageant. Dahil karamihan sa mga sumasali talaga sa pageant, yung talagang focus nila pagdating sa pageant. Dahil yung pag-rampa-rampa, pag-model, pag-pose, pag-ngite, madali na lang yun aralin. Kaya naman ngayon, ay mag-share ako sa inyo ng tips. And not so professional tips naman, pero based on my experience. So, sana marami kayong matutunan. Ang pinakaunang tip na ibibigay ko sa inyo ay be confident. Sobrang importante yung confident mo. Parang ito na yung pinaka-overall na kailangan mo kapag sasali ka ng isang beauty pageant. Kasi yung confidence mo sa sarili mo, yung magdadala sa'yo throughout the pageant. Simula sa pagpapakilala mo, sa paglakad mo, pagrampa mo, pag-aura mo, pag-smile mo, lahat ng yan, makikakakitaan ka talaga kung confident ka ba sa ginagawa mo, kung talagang gusto mo ba yung ginagawa mo while projecting yourself sa stage. So, your confidence is the key. Tip number 2. Siyempre, dapat alam mo na yung mga itatanong sa'yo sa mismong pageant ay related sa team na sinalihan mo. So, kung halimbawa, kagaya ko na naging title holder ako. What? Yabang. Naging title holder ako ng Binibining Kalikasan sa school namin. So, yung mga expect mong tanong doon is, what is the importance of nature in our life? Or what is ecosystem? Ganyan, about sa mga nature. Dapat, pagandaan mo yung mga ganong klaseng tanong. Kung mag-practice ka, mag-ready ka about sa mga possible questions na itatanong sa'yo. Tip number 3. Mag-ready ka ng magandang intro. Kasi ako, ang technique ko talaga kapag sasali ako ng pageant, magawa ako ng intro na pwede kong idagdag sa magiging sagot ko na which is related naman sa magiging tanong sa akin. Nang gumawa ka muna ng intro na talagang parang intro pa lang, pak na agad sa mga judges at talagang mapapagaling sila sa'yo, mapapatingin sila sa'yo agad at makukuha mo agad yung attention nila. Next tip is practice yourself speaking in front of the mirror. So, ito talaga isa sa pinaka-effective na gagawin mo bago yung pageant. So, kahit nga halimbawa hindi ka nakaharap sa salamin, kung halimbawa nakahiga ka lang, nakaupo ka, practicing mo yung sarili mo na nagsasalita, yung lakas ng boses, yung diction mo, pronunciation mo ng words, yung kung paano mo i-deliver yung bawat words na lalabas sa isip mo sa bibig mo, practicing mo siya kasi sobrang laking tulong nun kapag sa mismong pageant na. Once na nagbigay na sa'yo ng tanong yung judge, mag-isip ka muna. Pwede yun eh. Pwede kang parang magbilang ng ilang seconds. Halimbawa, 3 seconds bago ka sumagot. Parang i-compose muna sa isip mo yung gusto mong sabihin, yung unang-unang lalabas sa bibig mo para hindi siya mag-rumble sa utak mo. Kasi guys, ang tendency nun, kapag tinanong ka ng judge, tapos sumagot ka agad, yun talaga yung nagiging reason kung bakit ka nabablanko yung utak mo. Kasi bigla yung mag-rumble-rumble sa isip mo na parang, ano na nga? Ano ba yung sasabihin ko? Ano yung next sasabihin ko? So, huwag kang magmadaling sumagot. Doon nila makikita kung
yung sagot mo ay spontaneous at talagang galing sa puso mo. Kasi may iba na yung answer nila ay scripted na. So, okay lang yon na mag-post ka for a second and then tsaka ka sumagot. Next tip is, kapag sumasagot ka, lagyan mo ng dating, lagyan mo ng angas kapag sumasagot ka. Hindi naman yung parang sobrang yabang mo pag sasagot ka, pero lagyan mo siya ng impact. Papa, wow, parang ang talino niya. At talagang parang sure ka sa sinasabi mo, sa sinasagot mo, dahil confident ka. Next tip ay iwasan mo yung mga pagsasabi ng lahat na ata nang nasa alphabet ay nasabi mo na. Iwasan mo yung pagsasalita ng mga ganun kapag sasagot ka. Kasi parang siya tignan kapag sumasagot ka na. At makikita nila sa'yo, mararamdaman nila sa'yo na kinakabahan ka at hindi ka confident sa sagot mo. Next is, be straight to the point. Sa isang Q&A sa pageant, hindi importante na mahaba yung sagot mo. Hindi sila doon nagbabase. Ang tinitingnan nila doon kadalasan ay kung gaano ka ka-on point and straight to the point sa tinanong nila sa'yo. Kung may sense ba yung sinabi mo, kahit maikli lang yan, as long as may sense yan at talagang nagkaroon ng impact yung sagot mo, sobrang shoot yan sa banga. So, yun na lahat ang i-share ko sa inyo for this vlog. I hope na marami kayo natutunan sa akin. At alam ko rin na marami akong mga ka-aspirants na mga beauty queen din at may hilig sumali ng pageant. So, ipagpatuloy nyo lang yan. At don't forget na alalahanin at ilista lahat ng tip na binigay ko. Okay? See us again on my next vlog, mga ka-aspirants. Again, this is me, Daisy, saying that let us all dream big together.